Creamline, may pasabog sa semis game. Palabas nga lang ba na humina na ang kanilang team, tapos bubulusok sa finals. Alyssa Valdez, grabe na ulit ang nilalaro. Other teams kakabahan na sa Creamline. Galansa di na papaawat after the preliminary. Before we proceed, please like, share, and subscribe to this channel and leave a comment na lang din para happy ka kachismosang. Dahil nga sa pagmamalit ng ibang fans sa Creamline, kesyo humina na raw ang kanilang galawan. Ngunit umiba nga ang laro ng CCS kung mapapansin ninyo. Pagpapalapit na ang semis matchup, mukhang hindi na nga papipigil pa ang Creamline na muling wakasan ang conference na ito na muling magkampiyon sa laban. Dahil nga sa pinapakitang laban ng Creamline sa kanilang sister team na Chocomucho, ay mukhang bumalik na nga ulit ang laro ng CCS dahil sa kagustuhan itong muling makapasok sa finals game. Marami nga rin sa mga teams na gustong mapatumba ang Creamline. At dito na nga natin makikita sa semis round. Grabe na nga ang galawan ni Valdez sa ngayon at Clutch Queen is back. Hindi man ganun kataas ang puntos na nakuha nito, pero mataas naman ang porsyento nito sa laban. 11 points na ang nakuha nito laban sa CMFT. Pero isa nga siya sa malaking dahilan kung bakit napataob nila ang OBE. Mukhang game mode na nga ulit si Valdo na muling nabuhay ang dugo sa laban. No wonder kung isa siya sa mapapasama sa best spiker ulit sa liga. Maliban sa kanya ay uminit na rin si Gemma Galansa mapa-opensa at depensa. Sa pagkakataong ito ay pinakita ulit ni Gemma kung gaano siya ka-sustainable para sa Creamline. Malakas nga ang aura nito sa loob ng court na kahit mga kalaban nito ay nai-intimidate sa kanya. Galansa was a beast, outside hitter ng Creamline at isa sa dahilan sa maayos na depensa ng CCS. Mukhang palabas nga lang ng Creamline na mahina sila sa umpisa dahil sa huli nga sila nagpapakita ng gilas. Mala Fernando Fo Jr. nga ang kanilang ipinamalas this conference dahil marami nga nag-expect na malalaglag na sila sa podium. Pero sinampal lang naman nila ang mga haters nila nang malakas dahil muli nga silang humabol sa standings. Ngayon ay nasa maayos na na posisyon ang Creamline at wala nga silang dapat ipangamba dahil sila na nga ang ikaapat na pwesto sa semis round. Kaya sa mga teams sa semis, maganda handa na raw kayo sabi ng Creamline dahil muli nang magbabalik ang champion team move sa semis round. O mga kachismosang, nagustuhan mo ba ang video natin for today's video? Baka pwede ka naman mag-like, share, subscribe at hampasin mo na rin ang notification bell. At mag-leave ka na rin ng comment para happy everyday. So hanggang dito na lang muna mga kachismosang. Thank you for watching and bye for now!